Psalm 145:17. The Lord is righteous in all His ways and holy in all His works. Tayo pong lahat ay nanalangin, nilagak po natin ang ating mga panalangin sa isang makapangyarihang Diyos na siyang naniniwala tayong tutugon sa ating mga panalangin. Napakaganda po ng Psalm 145. Kung ako naman po ay kinakabahan ngayon, ay meron naman pong isang blessing akong natanggap dito sapagkat una na po akong pinagpala sa pag-aaral pa lamang nitong message na ito. Makikita po natin na napakaganda po ng Psalm 145. Tuloy po ang aking i-discuss lamang dito ay ang halos limang huling bahagi nitong Psalm 145. Pero binasa ko po siyang lahat at hindi ko po maalis sa aking isipang bumalik sa unang tatlong bahagi nito. Sapagkat nakita ko po dito ang pagpupuri ni Haring David sa Panginoon. Kung paano niya pinahalagahan, kung paano makikita natin ang pure dedication, ang commitment ni Haring David sa kanyang Diyos, sa ating Diyos. Makikita po natin sa unang bahagi, King David declares who God is and what God does. Kung sino ang ating Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin. Yun po ang foundation kung saan natin inilagak ang ating mga ipinanalangin. Na tayo ay nakatitiyak na ang ating mga panalangin ay kanyang didinggin sa kanyang tanging kalooban. Sa unang tatlong bahagi po nito, King David start in praising God. Mabasahin po natin tatlong bahagi, 1, 2, and 3, ang sabi po dito, I will extol thee, my God, O King. I will bless thy name forever and ever. Every day I will bless thee, I will praise thy name forever. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Nakakatuwa pong tingnan na ang isang hari ay nagpupuri sa isang hari. Di ba pagka hari ka, parang ikaw na yung pinakamataas. Parang ang lahat ay pinangingibabawan mo na. Lagi po nating tatandaan na nagsasalita po dito ay si Haring David. At ang sabi niya po rito, I will exalt thee, O my God, O King. Tinuring niya pong mas mataas sa kanya, mas hari sa kanya ang ating Diyos. At ang sabi niya, I will bless thy name forever and ever. Napakatindi po ng commitment ng forever and ever. Ang dedication na forever and ever. Doon po natin makikita ang taus-pusong pag-ibig at pagmamahal ni Haring David sa ating Diyos. Sa pangalawang bahagi, ang sabi pa po niya, every day. Matindi na po yung forever and ever. Pero po yung every day, I will bless thee, I will praise thy name, yun na naman po, forever and ever. Kaya po ba nating sabihin sa Panginoon na mahal natin siya forever and ever? Na siya ay ating pupurihin every day? At sabi po sa pangatlong bahagi, Great is the Lord and greatly to be praised and His greatness is unsearchable. Naalala ko po yung mga kinakanta namin sa Bible study nung nasa Adamson pa po kami. Pag wala po kaming songbook, nagbubukas po kami ng Bible. Ang sabi po sa Psalm 48:1, ang awit po ay ganito, Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God. In the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth, is Mount Zion on the side of the north, the city of the great King. Ito po yung awitin na kahit wala po kayong songbook, pag meron po kayong Bible, makakaawit kayo ng papuri sa Panginoon. Sa Psalm 34 po, isang awit din po na natatandaan ko, ang sabi po dito, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually
be in my mouth. Kaya po napakaganda po ng magpuri sa Panginoon. Ganyan po sinimulan ni Haring David ang kanyang pure commitment sa Panginoon. Ganyan po ipinakita. At ang sabi po dito, his greatness is unsearchable. Sa Isaiah 40 verse 28, sabi po dito, hast thou not known, hast thou not heard, the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of His understanding. Napakadakila po ng ating Panginoon sa mga pinakita sa kung paano pinuri ni Haring David ang ating Panginoon. At makikita po natin sa 145, 8 and 9, ang sabi po dito, the Lord is gracious, full of compassion, slow to anger, and of great mercy. The Lord is good to all, and His tender mercy is over all His work. Alam niyo po, hindi lang po mabuti ang Diyos sa atin dito yung tayong mga nandito. Mabuti po ang Diyos sa lahat. Umuulan po kahit sa mga unsaved. Natutuyo din po ng init ng araw ang mga damit ng unsaved. Ganyan po kabuti ang Panginoon sa lahat. Kaya nga po dito sinabi, God is good to all. And His tender mercy are over all His work. Dito po sa 145:17, ang sabi po dito, the Lord is righteous in all His ways and is gracious in all His works and holy in all His works. Makikita po natin na ang Panginoon po sa kanyang righteousness, naandun pa rin po ang kanyang grace. Naandun pa rin po ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal sa atin. Ang sabi po dito, the Lord is near. Malapit po ang Diyos sa atin. Sa mga tumatawag sa Kanya, in truth, ang sabi po dito, the Lord is nigh unto them that call in Him in truth. Dun po sa tumatawag sa Kanya, sa katotohanan. Ano po ang ibig sabihin ng truth dito? Ang ibig sabihin po nito is honestly seeking God with a pure free of deceit. Ang sabi po sa Psalm 119 verse 2, blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. Ang hirap po siguro na magiging malapit sa atin ng Panginoon, tumatawag tayo sa Kanya, pero may ginagawa po tayong kamalian sa likod ng Diyos. Hindi po siguro magiging malapit ang Diyos sa atin kung sa kabila ng paglapit at pagtawag natin sa Diyos, sa likod nun ay meron tayong ginagawang di maganda sa Kanyang harapan. Sapagkat nakikita po ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa verse 19 po, ang sabi po dito, the Lord will fulfill our desires. He will fulfill the desires of them that fear Him. He will also hear their cry and will save them. The Lord will fulfill the desires of those who fear Him. Ano po yung fear dito? Ito po ay reverential fear. Ito po ay yung mga taong who is faithful and obedient to God. Ibibigay po ng Panginoon ang kanilang desire. God will also listen, ang sabi po dito. God will also listen to those who cry. Ang sabi po sa Psalms 34 verse 18, those who are with a contrite heart, the Lord will hear their prayers. God hears our heart, not our words. The Lord will preserve those who love Him. Makikita po natin na ang word na preserve is God's protection. Sa verse 21 po, ang sabi po dito, my mouth shall speak
the praise of the Lord, and let all flesh bless His holy name forever and ever. Sa verse 5 po ng Psalm 145, ang sabi po dito, I will speak of thy glorious honor, of thy majesty, and of the wondrous work. And men shall speak of the might of thy terrible act, and I will declare thy greatness. Ang lahat po ng nangyayari sa atin, ang atin pong kaligtasan, ang mga ginawa ng Panginoon na kabutihan sa ating buhay, ay maaari nating sabihin sa iba. Maaari nating ang ating salvation, ang ating kaligtasan, kung paano tayo naligtas, ay maaari nating ihayag sa iba, ipakilala sa iba. Ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay ay maaari din nating sabihin sa iba upang sila din naman ay makaalam ng tunay na pagkilala sa Panginoon. Nawa ay maging pagpapala sa inyo ang salitang ito. Tayo manalangin. Dakilang Diyos sa pagpalang Ama, marami pong salamat, Panginoon, sa napakagandang Psalm 145, Panginoon, kung saan maging si Haring David, Panginoon, isang hari ay nagpuri sa inyong harapan. Ang lahat, Panginoon, ng mga bagay na aming nabasa ay magdudulot sa amin ng matibay na pagtitiwala sa inyo. At ganun din, Panginoon, ay maihayag ang inyong kabutihan sa iba, ang inyong binigay sa aming kaligtasan na hindi manatili lamang sa amin, kundi ito'y patuloy naming ishare sa iba. At sila naman din po ay pagpalain at makakilala sa inyo bilang Panginoon sa rin tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.